Magandang gabi sa lahat ng mga masisipag at talented na staff ng Papa Dudut Stories. Isang programa mo sa naging paborito ko simula nang ipakilala ito ng mga kaibigan at katropa ko sa tropang RB o Royal Blood. Ilan nga sa kanila ay na-air na sa programa mo ang storya nila. Kaya heto ako at sumulat din ako sa inyo at nagbabaka sakali na may air din ang kwento ko ng pag-ibig at kasawian. Dear Papa Dudut, ako po si Ilya, pinanganak sa Grozny, Chechnya, Russia noong March 7, 1986. Panganay ako sa tatlong magkakapatid. Ako, si Tamerlan at si Fyodor at lumaki kami sa gitna ng kaguluhan at gera lalo na noong magtangkang bumukod ang Chechnya sa Russia noong 1991. Ang ama ko ay isang militante na napatay noong kasagsagan ng gera. Pagkamatay ng aking ama ay ninais ng aking ina na tumakas ng Grozny at napadpad kami sa Vladivostok sa silangang Russia. Pero dahil sa harassment na natatanggap namin mula sa gobyerno ay napadpad naman kami ng Pilipinas noong 1993. Simula noon ay dito na kami nanirahan sa Pilipinas. Papa Dudut, siguro ay magtataka ka nang isang katulad ko ay nakapagsasalita at nakapagsusulat ng Tagalog o Filipino. Sa edad kong 8 ay pinag-aralan ko ang wikang Filipino kaya sa pagdaan ng panahon ay naging matatas na kami sa pagsasalita ng wikang ito. Sa katunayan pa nga ay naitampok na ako sa isang dokumentary sa GMA bilang isa sa mga dayuhang marunong magsalita ng Filipino. Pero hindi ko na kinukonsider ang sarili ko bilang isang dayuhan. Bagamat isa akong Russian ay masasabi kong may puso akong Pinoy. Malaki ang utang na loob ng pamilya namin sa Pilipinas dahil kinupkup niya kami. Kaya naging mapayapa ang buhay namin. Kaya netong 2007 ay sobra kaming natuwa dahil naging naturalized Filipino citizens na kami. Samantala dito sa Pilipinas ay natagpuan ko ang mga kaibigan ko. Kasama na ang buong tropang RB. Dito rin sa bansang ito nakilala ko ang aking unang pag-ibig, si Raquel. Isang Pinoy na galing sa Pangasinan. Anak siya ng landlady ng dorm na inuupahan ko noon. At that time kasi nag-aral ako noon ng engineering sa isang state university. Nagtatrabaho din ako noon bilang barista sa isang kilalang coffee shop. Papa Dudut, sobra ko na in love noon kay Raquel. Kaya agad ko siyang niligawan. Pero ang problema noon ay ayaw pa ng mga magulang ni Raquel na magkaroon siya ng boyfriend dahil gusto nilang makapagtapos ito ng nursing, Papa Dudut. Inamin din sa akin noon ni Raquel na mahal niya ako kaya kinalaunan ay naging kaming dalawa. Pero nilihim namin ang aming relasyon. Samantala ang alam lang ng mga katropa ko ay niligawan ko pa lamang si Raquel kaya todo ang suporta nila noon sa akin. Lalo na ang aking best friend na si Krish. Sinabi mo ba kay Krish yung tungkol sa ating dalawa? Tanong ni Raquel sa akin. Hindi pa. Mahal ko. Ang alam niya eh, nanligaw pa lamang ako sa iyo. Tugon ko. Ayaw ko munang sabihin sa kanya yung tungkol sa atin kasi alam mo na, madaldal yang si Chris. Baka makarating kagad sa nanay mo na may tinatago tayong relasyon. Ilya, sana hanggat kaya natin eh, itago muna natin tong relasyon natin. Kapag nalaman kasi ni nanay na may relasyon tayong dalawa, tiyak na magagalit sa atin yun, lalo na sa akin. Baka palayasin kanya sa dorm. Gusto kasi ni nanay na makatapos muna ako ng nursing bago ako magka-boyfriend. Yon ang pakiusap ng girlfriend ko. Naintindihan kita, mahal ko. Maski ako ay gusto muna ng mama ko na makapagtapos din ang pag-aaral. Pero Raquel, kahit na alam kong maraming hahadlang sa relasyon natin, sana'y palaging matatag tayo. Tulungan mo kong ipaglaban yung pagmamahalan nating dalawa. Ang sabi ko naman, sang-ayon sa suhestyon ni Raquel na itago muna namin ang aming relasyon. Tumango naman ang girlfriend ko bilang tugon, Papa Dudut. Mahal na mahal ko si Raquel. Ginawa ko noon ang lahat para maging masaya siya sa piling ko. Masasabi kong naging mabuting boyfriend ako sa kanya. Pero nang panahon na yon ay pigil ang mga kilos namin dahil nga
Natatakot si Raquel na mabuking siya ng mga magulang niya na may relasyon kami. Pero tulad ng inaasahan ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Isang araw ay pinuntahan ako ni Raquel sa pinagtatrabahuan kong coffee shop at doon ay pinagtapat niya sa akin ang katotohanan. Ilya, si nanay, alam na niya ang tungkol sa atin, ang kwento ni Raquel sa akin. Nag-away kami, sinaktan niya ako. Pagkatapos noon ay pinakita niya sa akin ang mga pasa at kalmot na natamu niya sa kanyang ina, Papa Dudut. Samantala, agad ko naman siyang niyakap at pinayapa ang kanyang kalooban. Galit na galit si nanay. Ang sabi niya sa akin ay papalayasin ka na niya sa dorm. Tapos nagbanta pa siya sa akin na ilalayo daw niya ako sa iyo. Sa ayaw at sa gusto ko, uuwi na raw ko ng albay. Ang kwento pa sa akin ng girlfriend ko. Hindi Raquel, hindi ako papayag. Hindi tayo magkakahiwalay. Pangako ko yan. Pahayag ko. Kaya nagsuhestyon si Raquel na baka po pwedeng magtana na lamang kami, Papa Dudut. Pero dahil na rin sa sitwasyong pinansyal ay tumanggi ako. Mahal ko si Raquel at gusto ko siyang makasama sa iisang bubong. Pero nang mga panahon na yon ay sa akin umaasa ang nanay at mga kapatid ko. Bukod kasi sa limitado lamang ang trabahong pwede kong pasukan dahil na rin sa ibang aking nasyonalidad. Kung hindi tayo magtatanan, tiyak na paghihiwalayin tayo ni Nanay Ilya. Nakikiusap na ako sa iyo, sumama ka na sa akin, ang pilit sa akin ni Raquel. Ngunit patuloy ako sa pag-aalinlangan, Papa Dudut. Hindi po pwede, mahal ko. Kakausapin ko na lang ang nanay mo. Yun lamang ang sinabi ko sa kanya. Tumingin ako sa mga mata ni Raquel at naramdaman kong sobrang disappointed siya sa mga narinig niya mula sa akin. Mahal mo ba talaga ako o hindi? Kung mahal mo talaga ako, sasama ka sa akin, Ilya. Magsasayang ka lang ng panahon kung kakausapin mo pa si nanay. Kahit na anong pakiusap na gawin mo eh, ayaw pa rin niya sa'yo. Ano, Ilya? Panunubok pa niya sa akin. Ilang minuto akong natahimik, Papa Dudut, dahil pinag-isipan ko kung dapat na ba akong makipagtanan sa girlfriend ko. Pero dahil na rin siguro sa pag-ibig ko sa kanya at sa katotohanang hindi ko kakayanin na mawala siya sa akin, kaya pumayag na rin ako sa gusto niyang magtanan kami. Sige, sasama na ako sa iyo. Magtatanan tayong dalawa, ang sabi ko sa kanya. Huwag ka nang umuwi ng bahay ninyo. Kasi kung uuwi ka para kumuha ng gamit mo, tiyak na hindi ka papayagan ng lumabas ng nanay mo. Ibibili na lang kita ng mga bagong damit at iba pang mga gamit na kailangan mo. Nakita kong sumaya na ang mukha ng aking girlfriend sa aking naging desisyon, Papa Dudut. Samantala ay nagpatuloy ako. Maski ako, hindi na ako uuwi ng dorm. Papakiusapan ko na lang si Chris na ayusin na lang ang mga gamit ko. Kukunin ko na lang sa kanya kapag nagkita kami. Doon naman nas titirahan natin, may paupahang kwarto yung tita ni Arnie. Doon na lang muna tayo pansamantalang titira. Sige, ikaw ang bahala. Kahit saan mo ko itira, ayos lang sa akin basta kasama lang kita. Mahal na mahal kita, Ilya, ang sabi ni Raquel pagkatapos ay isang halik sa labi ang natanggap ko mula sa kanya. Papa Dudut, August 10, 2008 nang mag-decide kami ni Raquel na mag-live-in na. Hindi na siya umuwi noon sa bahay nila, habang ako naman ay hindi na rin umuwi sa dorm. Agad naming hiningi ang tulong ni Arnie at umupa kami sa isang kwarto na may sariling banyo at kusina. Samantala, agad kong pinaalam sa mama ko ang pagtatana namin ni Raquel. Nung una ay tutulo siya sa aming ginagawa. Pinilit niya akong ibalik si Raquel sa mga magulang nito. Pero dahil sa ipinaliwanag ko sa kanya na nagmamahalang kami ni Raquel, ay binasbasan rin niya kami, Papa Dudut. Lumipas pa ang ilang linggo at naging masaya naman ang pagsasama namin ni Raquel. Hanggang sa isang araw ay binalita niya sa akin ang isang napakagandang balita. Ilya, may ipagtatapat ako sa iyo. 2 linggo na kasi akong delayed. Suspecha ko ay buntis ako, ang sabi niya sa akin. Natuwa naman ako sa aking mga narinig. Talaga, buntis ka? Gusto ko noon makasigurado.
Hindi ako pwedeng magkamali. Pinag-aralan ko ito at lahat ng sintomas ng pagbubuntis ay nararamdaman ko, aniya. Kung buntis ka nga edi okay, at least magiging isang pamilya na tayo. Ang sabi ko naman sa kanya, sabay halik sa aking girlfriend. Raquel ano kaya kung magpakasal na tayo? Tanong ko pa sa kanya. Saglit na nag-isip si Raquel bago muling nagsalita. Ilya, saka na lang muna natin pag-usapan yan. Hindi pa tayo handang magpakasal. Nasabi ko yon kasi hindi pa tayo nakakaipon ng pera. Magastos rin ang magpakasal at saka dapat na pinaghahandaan talaga yun. Bagamat nalungkot ako sa kanyang sinabi ay na-realize ko rin kinalaunan na may punto si Raquel. Kung sa bagay tama ka, ang nasabi ko na lamang sa kanya. Papa Dudut, labis ang katuwaan ko noon nang malaman ko kay Raquel na delayed siya. Umaasa ako noon na sana ay buntis siya. At hindi nga ako nagkamali dahil nang mag-pregnancy test siya ay positibo ang lumabas. Natuwa kaming dalawa ni Raquel at nagsimulang magplano kami ng kasal, Papa Dudut. Nang mga oras na yon ay hiniling ko noon sa tadhana na sana ay wala nang katapusan ang kasiyahang dumarating sa buhay naming dalawa ng babaeng pinakamamahal ko. Papa Dudut, naging masaya naman ang unang 4 na buwang pagsasama namin ni Raquel. Bagamat hindi rin namin maiiwasan na magtalo paminsan-minsan, lalo na sa usaping pinansyal. Marami kasing hinihiling sa akin si Raquel na hindi ko mapagbigyan kasi limitado lamang ang kinikita ko noon bilang barista, Papa Dudut. Doon na nagsimula ang panlalamig sa akin ni Raquel. At ang hindi ko alam noon ay may mga tinatago na pala siyang lihim sa akin. Isang araw ay dinalaw ako ng kaibigan kong si Arnie sa inuupahan kong kwarto at dahil sa isang compound lamang kami nakatira. Saksi siya sa palaging pagtatalo namin ng live-in partner ko. Ayaw ko sanang makialam sa inyong dalawa ni Raquel pero madalas kasi naming naririnig dito sa labas na palagi kayong nagtatalo. Ilya, ayaw kong manghimasok pero in good terms pa ba kayo ni Raquel? Tanong sa akin ni Arnie. Nung una ay nahihiya pa ako mag-open up kay Amy pero hindi ko rin natiis. Nasabihin sa kanya ang totoo dahil na rin sa bigat ng aking dibdib, bunga ng mga nangyayaring hindi maganda sa relasyon namin ni Raquel. Ewan ko ba, Amy? Pero sa pagdaan ng mga buwan ay nag-iiba ang trato sa akin ni Raquel. Para ba siyang nanlalamig na sa akin at para bang may tinatagong sekreto? Hindi naman siguro epekto yun ng pagbubuntis niya, basta kinakabahan ako eh, ang kwento ko sa kanya. Ano-ano ba yung mga napapansin mo kay Raquel? Tanong pa niya sa akin, Papa Dudut. Samantala nagpatuloy ako sa pagkwento. Marami eh. Isa na doon yung palagi siyang may kinakausap sa cellphone niya. Tapos kapag may nagtetext sa kanya binubura niya kaagad. Tapos kapag maliit ang pagkakamali lang halos isumpa na niya ako sa sobrang galit. Madalas niyang sabihin sa akin na pinagsisisihan na niya na ako ang pinili niya. Tapos madalas siyang magbanta sa akin na lalayasan daw niya ako. Ami, hindi ko alam kung hanggang saan aabutin itong pagtitiis ko. Bakit hindi mo siya kausapin ng masinsinan? Alamin mo sa kanya kung bakit siya ganun sa'yo. Suhestyon ni Amy. Sa tingin ko yun lang ang tanging paraan at kailangan ninyong mag-usap na dalawa. Baka kasi meron siyang mabigat na dinadala sa dibdib niya. Kaya ganun, subukan mo ulit siyang kausapin. Sinubukan ko na siyang kausapin pero ayaw niya eh. Palagi rin niya akong binabara, sagot ko. Pero sige, kakausapin ko ulit siya. Papa Dudut, nagpatuloy ang panlalamig sa akin ni Raquel. Ilang beses ko siyang kinausap tungkol sa status ng relasyon namin pero palagi lang nauuwi sa pagtatalo. Kaya tuloy minsan ay mas pinipili ko na lamang na manahimik. Samantala isang gabi ay isang sekreto ang aking nadiskubre. Naiwan ni Raquel ang kanyang cellphone at nagkaroon naman ako ng tsansa na buksan at silipin ang kanyang inbox. Pero nanlumo ako nang mabasa ang palitan nila ng text ng isang nagngangalang Patrick. Dahil doon ay minabuti kong kumprontahin ang live-in partner ko.
Sino si Patrick, Raquel? Tanong ko sa kanya. At bakit mahal ang tawag niya sa iyo? Nakita kong nataranta si Raquel at tila hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Hanggang sa nakaisip na lamang siya ng idadahilan sa akin. Kaibigan ko si Patrick, oo, mahal ang tawagan namin kasi magkaibigan kami. Alam mo Ilya, hindi mo siya dapat pagselosan kasi bakla si Patrick, katwiran pa niya. Pero Papa Dudut, hindi ako naniniwala sa sinabing yon ni Raquel. Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Akin na nga yung cellphone. Ano ba Ilya, bitawan mo ko? Ang sabi pa sa akin ni Raquel habang pumipiglas sa pagkakahawa ko noon sa braso niya. Papa Dudut, hindi ko alam ang gagawin ko noon pero malakas ang kutob ko noon na pinagtaksilan ako ni Raquel. Pero dahil sa mahal na mahal ko siya ay nagtitimpi ako at nagbubulag-bulaga na lamang. Minahal ko pa rin siya at pilit na inintindi kahit na madalas na niyang saktan ang damdamin ko. Sa madaling salita ay nagpakamartir ako. Pero hindi ko akalain na sasabog din ako sa galit ng tuluyan kong madiskubre ang itinatagong lihim ni Raquel. Umuwi ako ng palihim sa tinutuluyan naming kwarto. Nag-half day lamang ako noon kaya hindi magsususpetsa si Raquel na uuwi ako ng maaga. Doon ay narinig kong kausap ni Raquel si Patrick. At dahil nga naka-loudspeaker ay dinig-dinig ko rin ang sinasabi ng lalaki sa kabilang linya. Love, alam mo ba? Namimiss na kita. Pumunta ka naman dito sa kondo ko, narinig kong sabi ng lalaki sa kabilang linya. Pero agad na tumanggi noon si Raquel. Hindi na ako po pwedeng maglabas-labas sa bahay. Lumalaki na ang tiyan ko. Kung gusto mo, ako na lang ang pupunta dyan. Narinig kong suwestiyon ng lalaki. Yan ang huwag mong gagawin. Gusto mong patayin ka ni Ilya? Babala ni Raquel sa kanya. Ngunit hindi nasindak si Patrick sa sinabi ng live-in partner ko. Hindi ako natatakot kay Ilya, Raquel. Kahit nasabihing may lahing terorista pa yan. Nabasa ko pala sa internet yung tungkol sa Russia. Hindi ba dun siya galing? Balwarte pala yun ng mga teroristang Ruso. Teka Raquel, bakit ba nasa Pilipinas ang lalaking yon? Bakit? Siguro nag-iispiya siya dito, no? Sabi pa niya tungkol sa akin. Raquel, tandaan mo, hindi ako natatakot sa kanya. Handa akong makipagbuno sa kanya anytime. Ipaglalabang ko ang pagmamahal ko sa iyo. Dagdag pa nito. Okay, sige na. Mahal din kita. Ngayong narinig mo na yung gusto mong marinig, eh mamaya na lang tayo mag-usap. Ang wika ni Raquel pero agad na pinutol ni Patrick ang sinasabi niya. Eh bakit naman kasi ayaw mo pang hiwalayan ng lalaking yan? Sumama ka na sa akin. Mas magiging maligaya ka sa akin. Hindi tulad ng kinakasama mo na yan na mahirap pa sa daga. Aniya. Nang marinig ko yon ay kumulo talaga ang dugo ko sa ulo. Galit na galit ako. Gusto kong patayin ang kabit ni Raquel. Pero dahil na rin sa matinding kirot sa puso ko ay napaluha na lamang ako sa isang tabi. Pagkatapos noon ay narinig ko si Raquel na makikipagkita siya kay Patrick noong araw na yon. Dahil doon ay nagpa siya akong magpakita na kay Raquel at inagaw ko ang cellphone niya. Pilit na binabawi ni Raquel ang cellphone niya sa akin pero hindi ko yon hinayaan at sa halip ay kinausap ko ang lalaking nasa kabilang linya. Hayop kang lalaki ka? Ang lakas ng loob ninyong magtaksil ng live-in partner ko? Galit kong wika. Tigilan mo na si Raquel. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Akin siya. At ikaw, huwag kang magpapakita sa akin dahil kung hindi ay sinisigurado ko sa iyo na papatayin kita. Banta ko pa tapos ay pinutol ko na yung tawag. Samantala nagpatuloy sa pagbawi ni Raquel sa cellphone niya pero sa halip ay naibalik yon sa kanya ay isang matindi at malakas na sampalang ibinigay ko sa kanya. Kailan mo pa ako niloloko ha? Kailan pa kayo ng lalaking yan? Sumagot ka! Sigaw ko sa live-in partner ko. Matagal na. Noong bago pa lang tayo magtanan. Pag-amin niya. Pero pinatikim ko siya ng isang malakas na sampal sa mukha niya. Ang sama-sama mo Raquel? Bakit mo ko nakuhang lokohin? Minahal naman kita. Naging tapat naman ako sa iyo. Nagsumikap ako para maibigay ko lang sa iyo ang lahat. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin? Anong klase kang babae?
galit na wika ko. Patawarin mo ko, Ilya, pero sinunod ko lang ang gusto ng puso ko, ang sabi naman ni Raquel. Sinusunod? Sige, magkaliwanagan tayo. Sino sa amin ang lalaking yon ang mahal mo? Mahal mo pa ba ako? Ano, sumagot ka. Patawad pero hindi na kita mahal, Ilya. May iba na akong mahal at si Patrick yon. Kaya nakikiusap ako, ngayong alam mo na ang totoo ay palayain mo na ako. Buong pagdideklara ni Raquel. Natigilan ako at napahaguluhol sa aking narinig, Papa Dudut. Nanginig din ang buo kong katawan sa galit at hindi nagtagal ay nagdilim ang aking paningin. At ginulpi ko si Raquel, Papa Dudut. Sa totoo lang ay first time kong nakagawa ng ganon. Hindi talaga ako nananakit ng babae lalo na si Raquel. Pero sa sobrang sakit na naramdaman ko dahil sa panloloko niya sa akin ay sumabog na talaga ako ng husto. Pero nagbuo ngayon ang isang matinding pagkakamali dahil sa ginawa ko kaya nakunan si Raquel, Papa Dudut. Agad kong isinugod noon sa ospital ang live-in partner ko pero hindi na rin naisalba pa ang bata sa sinapupunan niya. Nang malaman ko yun ay labis ako na konsensya. Sising-sisi ako noon sa mga nangyari. Samantali agad kong tinawagan ang kaibigan kong si Chris para ipagbigay alam sa mga magulang ni Raquel ang nangyari sa kanilang anak. Doon ay agad silang sumaklolo. Wala naman akong maiharap na mukha sa kanila dahil sa nangyari sa kanilang anak at apo. Papa Dudut, yun na siguro ang isa sa mga bangungot na hindi ko makakalimutan. Dahil sa akin kaya namatay ang anak namin. Umingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa nagawa kong pagkakasala. Samantala dahil sa mahal ko pa rin si Raquel at patuloy akong binabagabag ng konsensya ko ay pinuntahan ko pa rin ang nobya ko para humingi ng tawad. Alam bang ginagawa mo dito? Sigaw sa akin ng ama ni Raquel na si Mang Ramon. Kailangan ko pong makausap ang anak ninyo pag mamakaawa ko sa kanya. Para ano pa, Ilya? Tama na. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ng anak ko. Utos sa akin ang matanda. Nasirang buhay ng anak ko nang dahil sa iyo. Tinan mo yung ginawa mo sa kanya. Imbis na nag-aaral ang anak ko ngayon ay hayo nasa kwarto niya at nag-iiyak pa rin dahil doon sa pagkamatay ng anak ninyo. Alam mo, Ilya, kasalanan mo ang lahat ng ito. Dagdag pa nito. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po kagustuhan yung nangyari, ang sabi ko. Pero hindi pa rin tumigil ang ama ni Raquel sa paninisi sa akin. Hindi ka ba naawa sa anak ko, ha? Ano klaseng buhay ang ibibigay mo sa kanya? Puro kahirapan lang. May trabaho ka nga pero ano, hindi sapat ang kinikita mo sa mga araw-araw ninyong gastusin sa bahay. Sinabi sa akin ng anak ko na puro kayo utang tapos wala kang maipakain sa kanya. Tapos hindi mo rin kayang ipaggamot ang anak ko. Ngayon sabihin mo sa akin, anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa anak ko kung sakaling magkabalikan kayo? Wala! Sa puntong yon ay naiyak na ako. Naalala ko yung hirap at sakripisyong ginawa ko para lamang kay Raquel. Hindi ko akalain na mauuwi lang pala yon sa wala. Nagsusumikap naman po ako para sa aming dalawa, ang sabi ko pero agad na pinutol yon ni Mang Ramon. Pero ang tanong ay sumasapat pa. Hindi, Ilya. Hindi ko pinalaki at inalagaan ang anak ko para ikaw ang makatuluyan. Unang-una, sino ka ba para mahalin ni Raquel? Ano ba ang may pagmamalaki mo? Wala. Ni hindi ka pa nga nakapagtatapos ng pag-aaral. Bukod dun ay dumating ka lang sa Pilipinas bilang isang nanglilimahid na refugee na nanggaling sa isang lugar na pugad ng terorista. Ngayon sa tingin mo ay karapat dapat ka ba para sa anak ko? Hindi. Pagpapatuloy pa ng matanda. Dahil doon, Papa Dudut, ay lumuhod na ako sa harapan ng ama ni Raquel para magmakaawa. Mang Ramon, mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Pakiusap, ibalik niyo siya sa akin. Ngunit nagmatigas pa rin ang matanda sa akin. Walang saysayang pagmamahal mo sa anak ko kung hindi mo siya kayang buhayin. Sige na, lumayas ka na sa pamamahay ko. Kasi kung magmamatigas ka pa dyan, ipapadampot kita sa mga pulis o barangay tanod. Samantala hindi ko na malaya na lumabas pala si Raquel at tumungo sa kinaluluguran namin ng ama niya. Itay, please, hayaan niyo po akong kausapin ng lalaking ito.
Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. At doon ay isang malakas na sampal ang aking natanggap, Papa Dudut. Hayop ka? Pinatay mo ang anak ko, paninisipan niya sa akin. Nanatili lamang ako nakaluhod noon kahit na tadyak at hampas ang inabot ko kay Raquel. Patawarin mo ako, Raquel. Hindi ko sinasadya, ang sabi ko pa habang nagmamakaawa. Hinding-hindi kita mapapatawad, Ilya. Kinamumuhian kita. Kinasusuklaman kita. Kahit kailan, hinding-hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pinagsisisihan ko na nakilala pa kita. Abot langit ng galit ni Raquel sa akin. Kahit na mamatay ka pa dyan sa harapan ko, hindi mo matutumbasan noon ang lahat ng hirap na naranasan ko sa piling mo. Pinatay mo ang anak ko. Mamamatay tao ka. Pagkatapos noon ay iniwanan ako ni na Raquel at Mang Ramon na nagdadalamhati sa gitna ng kawalan. At ang nasa isip ko noon ay ang magpakamatay na lamang. Pero naalala ko ang aking pamilya. Si Mama, ang mga kapatid kong si Tamerlan at Fyodor. Kaya sa huli bumalik ako sa kanila at sa kanila ko ikinuwento ang lahat ng naging kasawian ko. Samantala naiintindihan ko kung ano ang pinanggagalingan ng galit ni Raquel. Mahirap talagang magpatawad lalo na kung buhay ng mahalagang tao ang kinuha mo sa kanya. Masakit sa akin pero tinanggap ko na lamang ang lahat at sa kabila noon ay patuloy ko pa rin siyang minahal bagamat dumidistansya na ako sa kanya. Sa kabilang banda, taong 2010 ay muli kaming nagkaharap ni Raquel. Humingi ako ng tawad sa kanya. Ipinagtapat naman niya sa akin na hindi ko anak ang nalaglag sa kanya kundi anak yon ni Patrick. Papa Dudut, sobra akong nasaktan noong sabihin niya yon. Nakuha niya kasi akong lokohin kahit na buong buhay ko ay ibinigay ko sa kanya. Pero sa pagkaharap namin yon ay hindi rin siya nagpatawad at hindi humingi ng tawad sa panloloko niya sa akin. Papa Dudut, doon ko na-realize kung sino talaga ang babaeng iniibig ko. Nagkamali ako sa pagmamahal kay Raquel. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakamove on ako at nagpapasalamat ako dahil kasama ko ang pamilya ko at mga kaibigan sa panahon ng pagsubok sa buhay ko. Hindi nila ako iniwanan at tinulungan nila ako. Ngayon ay mas lalo akong tumatag sa kabilang banda ay nagkaroon ako ng panibagong pag-ibig sa katauhan ni Amy. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nagkamali dahil nakay Amy na ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Noong 2013 ay nagpakasal kami ni Amy at maswerteng nabiyaya ng limang anak. Nag-work na ako ngayon bilang casino dealer sa isang malaking casino sa Pasay City habang si Amy naman ay nagnenegosyo ng chocolates and snack store. Katulong niya ang mama ko sa pagpapatakbo nito. Samantalang lumalaki naman ang maayos at magalang ang anak namin. Bukod sa honor student ang panganay namin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Sana ay mapili po ninyong itampok sa programa ninyo sa inyong YouTube channel. Lubos na nagpapasalamat, Ilya. Napakinggan po natin ang totoong kwento ni Ilya na isang dayuhan na mas piniling manirahan sa Pilipinas para makapagsimula ng bagong buhay. Nakakalungkot lang dahil hindi naging maganda ang kanyang karanasan sa pag-ibig dahil nagkamali siya ng minahal na babae. Oo, si Raquel ang tunay na may kasalanan kaya nakunan siya. From the very beginning ay niloko na niya si Ilya at pinaniwalang mahal niya ang lalaki. Kung hindi siya nangaliwa kay Ilya, siguradong hindi siya makukunan. Tapos siya pang may ganang magalit at mamuhi kay Ilya samantalang siya naman talaga ang punot dulo ng lahat. Sad to say ay may mga tao talagang ganito, mapagsamantala. Good for Ilya kasi natuto rin siyang tanggapin ang katotohanan at nakamove on din sa mga nangyari. At saka nakita nating hindi siya pinabayaan ng Diyos dahil binigyan siya nito ng babaeng makakatuwang sa buhay. Si Amy na alam nating mas better kesa kay Raquel. Samantala, wala naman talagang pinanganak na manloloko. Hindi lang talaga maitatanim sa pag-iisip nila ang tunay na kahulugan ng salitang seryoso, respeto at kontento. Kaya para kay Ilya, move forward. Mahalin mo at pahalagahan ang iyong pamilya at ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting tao. Hindi magtatagal ay darating din ang malaking biyaya sa iyo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay
ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.